Okay, murang case. Okay mga lods, so meron na naman tayo ditong bagong i-unbox. So ang i-unbox natin ay ang ating G-Stone na MIA2. So itong G-Stone na to mga lods, eh talagang ito na siguro yung pinakamura na nabili ko sa online. So cute po itong tignan at pwede na nating sabihin na pwede itong sumabay sa mga gaming na case. Dahil meron din po itong kabitan ng ating mga LED pan o RGB pan. So mga lods, dito sa kanyang gilid, so nandito po yung kanyang features. So ilalagay na lang po natin siya sa ating description box at para dun yun na lang po lahat basahin. So tara, unbox na po natin. At pagtapos po natin i-unbox to, so tuturo ko rin po sa inyo kung paano po yung pagkakabit ng ating mga LED pan at syempre i-assemble na rin natin at ipapakita ko na rin po sa inyo kung ano yung magiging itsura niya pag naikabit na natin lahat pati yung kanyang mga pan na may LED. So unbox muna natin siya. Okay, medyo mahirap, so cut pa natin isa pa. Ayun, so marami siyang plastic loads. Maganda. So tingnan nyo mga loads, yan yung pinaka grill nya sa harapan pa lang yan ha. So kunin ko muna ha. Yeah. Okay, so pasensya na at medyo maliit kasi yung pwesto natin pero tatanggalin na lang natin siya. Wait lang natin. Tanggal dito. Ito, tanggalin din natin. Ayan, at naka-plastic pa. So, tapat natin yun. Yan mga lods. So, ayan. Yan po yung ating G-Stone. So, makikita nyo naman, ang ganda tignan. Maganda yung grill niya sa harap. At meron din siya sa gilid. So, ayan. Kaya talagang maganda yung airflow. So, dito mga lods, eh, ano po ito? Plastic po, hindi po ito yung tempered glass. At yung case po natin is acrylic lock po. So ngayon, pakikita ko sa inyo kung ano po yung pinaka-ibabaw niya. So ito po yung ating power switch at dalawang port na 2.0 at yung kanyang port ng para sa ating headset at sa ating mic. Then yung ating reset. So bukod doon, wala na tayong makikita. So dito naman, so ayan siya. At yung kanya namang likod. So ayan, talagang pulidong-pulido. Ayan, makita nyo. Maliit lang siya at cute tignan. So ngayon, tatanggalin natin yung ating salamin niya. So mga lods, yung salamin niya ito is ano lang talaga, plastic lang. Pero malabo pa siya kasi meron pa siyang plastic. So tatanggalin natin siya maya-maya. Papakita ko muna sa inyo yung loob. Kung kompleto ba yung mga gamit, yung mga tornilyo niya para sa board at kung ano pa yung meron. So tanggalin muna natin siya. So isa na lang. Ayan. So lods, may ano pa siya, may plastic pa siya. Kaya para hindi nga naman magasgas. So mamaya tatanggalin natin siya. So pakita natin kung ano yung loob. So ang support po na ito is ang ating micro ATX at yung kanyang mini. So talagang yun lang po ang kaya, hindi po kaya ang longboard. At dito naman po, so ito meron siyang mga tornilyo. So tanggalin muna natin at naka-tornilyo rin. So ito mga loads, so kompleto naman yung tornilyo niya. Ayan, yung tornilyo sa kanyang board. At yung tornilyo din natin para sa ating hard drive. So ayan din siya. At yung cover para dito sa ating video card. So ngayon mga lods, so ito kasi is natatanggal yung pinaka harap. So bubuksan lang natin siyang ganyan. So ayan po siya. Natatanggal. So ayan. Tapos mga lods, ngayon dahil natanggal na natin siya,
So ituturo ko po sa inyo kung paano yung tamang pagkakabit ng ating pan. Kasi po yung iba po kasi is nagkakabit po ng pan dito po sa harap. So mali po yun. Ang ituturo ko po sa inyo yung tamang pagkakabit ng ating pan. So ito po, hindi po dapat ikabit ang pan dito. Kasi hindi po natin magagamit yung grill niya sa gilid. At yung hangin po is dapat is papasok po sa loob at dito po lalabas sa kabilang pan. So ito pong dalawa to is dapat papasok yung hangin at doon naman po is papalabas gamit yung ano yung pinaka exhaust ng ating pan sa power supply at yung isa pang ikakabit nating exhaust pan dito. So kuha po tayo ng sample para malaman nyo po kung paano yung tamang pagkakabit. So ito po yung isa nating pan. Hindi nyo po siya pwede ikabit dito kasi gawa po ng ang tornilyohan po niya is nakalubog. So kailangan po yan is dito po yung tornilyo at nandito naman po yung ito tornilyo. So dapat po dito siya sa loob. Hindi po dito manggagaling. Dapat po dito. So ngayon po mga logis, assemble natin to at lalagay natin yung mga pan at yung board. At pagaganahin natin yung mga ilaw natin at papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda itong ating case. Maliit lang siya pero tingin ko is okay na siya at may bubuga na pag nakompleto natin ikabit lahat. So simula na po natin ikabit lahat. Yan. So kabit natin muna yung pan. So mga lads, dito nga pala sa pan, kapag ang kabila is walang tatak, ibig sabihin po niyan, yung hangin po is pahigop. At ito naman pong may tatak is pabuga naman. So ang gagawin natin is paganyan, paganito ang kabit. Para ito yung hihigo, papasok sa ating case, then lalabas dun sa kabilang exhaust. So ganyan po ang tamang pagkakabit. So ikakabit na po natin siya. Then kuha tayo ng kanyang mga tornilyo. Isa-isahin lang natin mga lods.
So okay mga lods, so natapos na nating assemblein yung ating PC. So makikita nyo yung itsura niya. At ito, tinanggalan na rin natin siya ng plastic. So makikita nyo ang ganda na itsura, diba? So ngayon yung gagawin natin mga lods is papower up na natin siya. Kung ano yung magiging itsura ng ating pinakamura at cute na maliit na PC case. So ito na yung ating G-Stone. So bubuksan na natin siya mga lods. So ayan. So makikita nyo naman ha. So yung salit naman o sa ating LED pan, pwede po kayong mamili kung anong kulay meron. Kasi ako po eh, hindi po ako bumili. So ginamit ko lang yung ating LED pan dito. So ayan po yung itsura niya pag nakabukas na. At ito naman po yung gilid niya. So makikita nyo naman po kung itsura ng ating little gaming case. So pwede na natin itong itapat sa mga mamahaling gaming case. At kagandahan dito is napakaliit na space na kakainin niya. Kasi ang liit lang po niya. At cute siyang tignan. So makita nyo naman, di ba? Ayan. Okay na okay. So murang-mura lang po natin ito nabili. At tingin ko ito na po yung pinakamura. So mga lods, ito po yung ating G-Storm na MIA2. So kung nagustuhan nyo po yung ating pag-unbox, so like, share, comment, and subscribe. At wag po laging kalimutan na i-click ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin mga video. So maraming salamat mga lods.